Si Queen Elizabeth ay mupo bilang isang reyna sa loob ng 70 taon sa British monarch. Sa edad na 96 ng reyna ay nakapagtatag ito ng 600 organisasyon kasama na mga charities, public services at professional groups. Sabi nga ng iba, si Queen Elizabeth ay napaka-visible daw sa mga tao. Kumbaga, lagi mo siyang nakikitang nakikipaghalubilo sa mga mamamayan. Bagamat tadtad na mga securities ang ating queen, ay maniniwala ba kayong 4 na beses pinagtangkaang tapusin ang buhay ng reyna? Yan ang ating pag-usapan sa araw na ito. Pero classmate, kung di ka pa kasama sa tropa, kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong April 29, 1970, si Queen Elizabeth at ang kanyang asawa na si King Philip ay nakatakdang pumunta sana sa Sydney, Australia para sa isang event. Sa pagkakataong ito, mas pinili na mag-asawa ang lakbayin ng Sydney sa pamamagitan ng isang tren na dadaan sa Blue Mountain na malapit sa New South Wales. Noong binabaybay na ng tren ang daan, lulan ang reyna at ni Prince Philip ay napansin ng ilang guard ng royal couple ang malaking troso na nakaharang sa kanilang dadaanan. Noong makita ito ni Albert Rowley ay agad na ipinreno ng operator ng tren ang sasakyang ito na mag-asawa. Mabuti na lamang ay ilang metro pa ang layo ng tren sa mga trosong kahoy at nagawa pa rin itong makahinto sa tamang oras. Pero ang ipinagtataka nila ay isang oras bago pa man bumiyahe ang tren ng reyna ay ininspeksyon na ng mga tauhan na nagpapatakbo ng tren ang rail track at tinignan at siniguradong walang kahit na anumang bagay ang pwedeng pagsimula ng disgrasya sa pagdaan ng tren ng royal couple. Kaya sinasabing sinadya ang pagkaharang ng kahoy upang magkaroon na aksidente na pwedeng ikamatay ng reyna. Mabuti na lamang ay hindi ganun kabilis ang takbo ng tren noong oras na yon. Pero ayon sa kinaukulan, pwedeng magdulot pa rin ang pagbaklas ng tren sa mismong rilis nito at pagtilapon sana nito sa dike at mga pilapil. Hindi ito isang publiko noong panahong mangyari ang sinasabing tangkang pananakit o pagpatay sa reyna. At 2009 na noong malaman ito ng mga tao na isiniwalat ng isang retired detective na nagsalita hinggil sa pangyayaring ito. At panahon na rin naman siguro na malaman ng tao ang naganap dahil ilang dekada na rin naman daw ang lumipas. At ang bayaning si Albert Rowley naman ay binigyan ng Imperial Service Medal ng palasyo dahil sa paliligtas nito sa royal couple sa maaaring kamatayan. Ang Trooping the Colour ay ang annual o taunang festival naman sa London. Kasama dito ang pagpaparada ng mga sundalo, mga musician at mga mamahalin at nagagandahang mga kabayo ng palasyo. Napaka-engrande ng selebrasyong ito at laging dumadalo sa pagdiriwang ang royal family. Pero noong June 13, 1981, ang isang binatang lalaki na si Marcus Sargent ay nagpaputok ng 6 na blank shot o blankong bala kay Queen Elizabeth habang pumaparada sakay ng kanyang kabayo. Bagamat nagkaroon ng kaguluhan sa event, ay naging kalmado lamang ang reyna at itinuloy ang pagpaparada na parang walang nangyari. Kumbaga, chill pa rin ang reyna at parang ibig nitong sabihin na kalmahan nyo lang. Agad naman na nahuli ng mga gwardiya ng reyna ang salarin na si Marcus. At noong tanungin ng mga gwardiya ang dahilan ng pagpapaputok sa reyna ng blankong bala na pwede ding ikasama ng reyna, ay ito ang sinabi nito. Nagkaroon kasi ako ng interes sa kwento ng pagpatay kina John F. Kennedy at sa sikat na si John Lennon. Ayos, ganun pala yon. Tsaka gusto kong maging famous at makilala sa buong mundo. Nagkaroon ng paglilitis sa kaso ni Marcus Sargent, pero ang sentensya sa kanyang pagkakakulong na 5 taon ay ginawa lamang na 3 taon at nakalaya noong 1984. Pagkalaya ni Marcus ay nagpadala ito ng sulat sa palasyo upang humingi ng paumanhin, ngunit walang sagot ang palasyo sa kanya. 4 na buwan pa lamang ang lumipas matapos ang pagtatangka ni Marcus Sargent. October 14, 1981 ay muli na namang may nagtangka sa buhay ni Queen Elizabeth. Noong ang reyna ay bumisita sa isang museum sa New Zealand kasama muli si King Philip. Isang 17 years old naman na lalaki na si Christopher John Lewis ang bumaril sa reyna habang bumababa sa isang sasakyang may tatak na Rolls Royce.
Nakapwesto sa fifth floor ng isang building si Lewis at hinihintay nito na makatsyempo sa masamang balak sa Reyna. Gamit ang kanyang rifle ay nagpaputok ito habang bumababa ang Reyna sa kanyang sasakyan. Subalit, hindi nito tinamaan si Queen Elizabeth. Hinalugog nila ang building na pinagmulan ng pagputok at dito nga ay nakita nila ang salarin na si John Lewis. Napag-alaman din ng mga pulis matapos madakip si Lewis na hindi sapat ang lapit nito para umabot sa Reyna ang bala. At wala sa magandang pwesto o lokasyon ang binata para matarget na maganda si Queen Elizabeth. Dinakip si Lewis at nakulong sa bilangguan, pero noong umedad ito ng 33 sa kulungan ay napabalitang nagpakamatay ito dahil na rin sa mental problem ng lalaki. Noong December 25 naman ng taong 2021 lamang, araw ng Pasko, isang lalaki na may pangalang Jaswant Singh Chail, isang Indian, ang binalak na patayin ang Reyna sa pamamagitan ng isang supersonic X-bow weapon sa Windsor Castle. Nakita siya ng mga bantay ng Reyna dahil sa kanyang kahina-hinalang kilos at pagbitbit ng crossbow o pana. Pati na rin ang klase ng pananamit ni Jaswant na nakahudi at nakamask habang nasa gate ng palasyo. Sinabi ni Jaswant na gusto nitong patayin ang Queen dahil sa nangyaring Jallianwala Massacre noong April 1919, kung saan ay 379 na mga Indian o higit pa ang pinatay ng mga British troops. Gusto daw nitong ipaghiganti ang kanyang mga kalahi sa naganap na pagpatay. Ang susunod naman ay walang konkretong ebidensya na pagtatangka sa buhay ni Queen Elizabeth. Idinagdag ko na lamang para sa karagdagang kaalaman na din at syempre madagdagan ang istorya natin. Noong July 9, 1982 naman, isang lalaki na may pangalang Michael Fagan ang pumasok sa kwarto ni Queen Elizabeth sa Buckingham Palace. Dakong 6:45 ng umaga ay sinimulan nitong akyatin ang railing ng gate ng Buckingham at dumaan sa isang bukas na bintana ng kwarto na sa loob nito ay may mga royal stamp collection. Mula sa kwartong ito ay nakapasok siya mismo sa loob ng palasyo at naglakad sa hallway nang walang nakakaalam. Dahil ang maid na naatasan sa area ng kanyang nilalakaran ay sakto din namang nasa loob ng isang kwarto at naglilinis. Dakong 7:50 ng umaga ay pumasok ito sa kwarto ng Reyna, bitbit ang isang basag na ashtray na yari sa salamin. Nalimpungatan ang Reyna at nakita niya si Michael na nakatago sa kurtina ng kwarto at tinawag ang pansin ng maid o pulis na maaring nasa corridor lamang sa pamamagitan ng isang bell. Subalit, wala pa din kahit sino ang pumunta sa kwarto ng Reyna dahil noong oras na yon ay nagpalit ng shift ang mga bantay ng palasyo. Ilang minuto pa ang lumipas noong may dumating na guard sa kwarto mismo ng Reyna. Hindi naman nasaktan ang Reyna sa nangyari at itinaboy na lamang si Fagan palabas ng palasyo. Bagamat maraming pagtatangka sa buhay ng Queen ay hindi pa rin ito ang naging dahilan para mamaalam ang Reyna. At noong September 8 nga ay napabalitang nawalan na nga ng buhay si Queen Elizabeth.